Bakit malungkot ang teacher mo kapag tinatamad kang basahin ang mga obra maestrang Filipino at nakukontento na lamang sa pagbabasa ng mga buod o pagpapakwento ng mga pangyayari dito sa iyong kaklase? Bakit malungkot ang teacher mo kapag ang tanong na ano lamang ang iyong nasasagot sa talakayan at wala kang panahon upang usisain ang mga bakit o ang kakumbakitan ng mga impormasyon sa iyong binabasang panitikan? Ano-ano ba ang apat na himagsik sa awit na Florante at Laura? Sa papaanong paraan ba masusuri ang mga himagsik na ito sa mismong obra? At bakit ba ito maituturing na himagsik? Linawin natin yan sa video na ito ng Antipara Blues. Saglit subalit sulit na huntahan, tiyak, tumpak at tatatak na kaalaman. Kung handa ka na, kumuha ka na ng notebook upang walang makalampas na impormasyon. Makikita sa apat na puntos ang himagsik laban sa hidwang pananampalataya sa obra maestrang Florante at Laura. Ang istereotipo sa paghahati sa pagitan ng Kristiyano at Muslim, katotohanan sa katauhan ng mga Kristiyano, paghango sa mitolohiyang Griego at pag-aalay na mapapansin sa kabuuan ng obra. Una, dahil sa malaganap na agwat sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, gamit ang sensura sa panitikan ay iminuhon ng mga Kastila sa isip ng mga Filipino na ang mga Kristiyano ay palaging nasa tangkilik ng Diyos at may mabubuting asal, samantalang kabaligtaran naman sa mga Muslim. Malinaw rito ang paghahati sa pagitan ng dalawang relihiyon na malinaw na tinuligsa ni Balagtas sa Florante at Laura. Dahil sa pagtulong ni Aladdin na isang gererong Moro o Muslim na mula sa Persya sa nakatali sa puno ng higera at akmang lalapain ng dalawang leon na si Florante, isang Kristiyanong mula sa kaharian ng Albania. Hayaan mong basahin ko ang mga saknong na magpapatingkad sa bahaging ito. Kung nasusuklam ka sa aking kandungan, lason sa puso mo ay huwag binyagan. Nakukutya akong hindi ka saklolohan sa iyong nasapit na napakarawal. Ipinahahayag ng pananamit mo, taga-Albania ka at ako'y Persyano. Ikaw ay kaaway ng bayat sekta ko. Sa lagay mo ngayoy, magkatoto tayo. Sa kabuuan din ng Florante at Laura, pawang kagandahang loob ng mga Moro o Muslim tulad ni na Aladdin at Flerida ang nagligtas sa mga tauhang Kristiyano na sina Florante at Laura. Ikalawa, bukod dito, ang mga tauhang sina Haring Linceo na ama ni Laura, Duke Briseo na ama ni Florante at Conde Adolfo na pinsan ni Florante ay pawang mga Kristiyano. Ngunit dahil sa himagsik na ito ni Balagtas sa hidwang pananampalataya, mapapansing sila-sila mismo ay nagkakaroon din ng mga isyu ng pagtataksil at paggawa ng masama sa kapwa. Tulad na lamang ng ginawang pagtataksil ni Adolfo dahil sa inggit at pagiging sakim sa kapangyarihan. Ikatlo, sa pagbabasa siguro ng mga unang bahagi ng Florante at Laura, mapapansin ang mga salitang tulad ng Febo, Musa, Nymphas, Sirenas, at iba pa. Ito ang paraan ni Balagtas upang tuligsain ang pagpapatapon at paghamak ng mga Kastila sa mga katutubong pananampalataya. Kung matatandaan kasi sa kasaysayan ng panitikan, ipinasunog ng mga Kastila ang anumang bagay na may kaugnayan sa katutubong pananampalataya ng mga Pilipino. Katulad ng mga anito, dahil ito raw ay sa demonyo, at pinalitan ito ng mga santo at mga santa. Kaya naman, bilang himagsik ni Balagtas, sa halip na gamitin ang mga salitang may kaugnayan sa mga santo o santa, mga salitang may kaugnayan sa mitolohiyang Griego na nagtatampok ng alamat ng idolatriya at paganismo ang pinili niyang gamitin. Ika-apat at panghuli. Kung babalikan mo ang ibong Adarna,
natutuhan mong nagsisimula ang korido sa isang panalangin o pag-aalay nito sa sinumang patrong pinipintakasi ng isang bayan. Ito ang mapapansing isang paraan naman ni Balagtas upang tumaliwa sa ganitong nakasanayan at patingka rin pa ang himagsik niya sa hidwang pananampalataya ng kanyang obra. Mapapansin kasing sa bahagi ng pag-aalay ay hindi sa anumang patron o hindi sa isang uri ng panalangin ang naging forma nito, kundi isang pag-aalay kay Celia. Naniniwala kasi si Balagtas na hindi dapat ialay sa mga tagalangit ang mga kabulaanan at kataksilang nilalaman. At sa pagbasa mo ng pag-aalay, kasabay mong mauunawaan na ito ang palatandaan ng hindi pagsunod ni Balagtas sa hangal at lapastangang pagdalangin na kinasanayan ng ibang mga ngatha sa mga panahong ito. Bukod sa kaalaman sa kakumbakitan at kakumpaanuhan ng himagsik sa hidwang pananampalataya na nilalaman ng Florante at Laura, higit mong dapat na masuri na ang mga inilahad na patunay ay mula muli sa karanasan ni Francisco Balagtas noong 1788 hanggang 1838. Kaya naman ayon pa ulit kay Santos, nauna pa si Balagtas sa ating mga bayaning sina Burgos, Rizal, Del Pilar at Bonifacio sa paggising at pagbabangon sa ating damdaming makabayan. Mula rito, itatanong ko sa iyo ulit, dapat nga bang ituring na pambansang bayani si Balagtas? Mayroon ka na bang pa siya? Ang pag-unawa sa panitikan ay lampas sa paghahanap ng katumbas na mababaw na salita ng mga salitang taglay nito sa diksyonaryo, kundi sa pag-uugat ng halaga ng bawat salitang taglay nito sa pag-aakda ng bayang kinabibilangan mo. Kung may tanong ka sa anumang aralin sa Filipino, i-comment mo na yan. At kung nais mo nang walang patid na aralin sa Filipino, mapakikinggan mo kami sa Megamix Go App tuwing Miyerkules, ika-anim ng umaga. Hanggang sa muling paglilinaw kasama ang Anti Para Blues. Mag-like at mag-subscribe.